Good morning mga kalahe. Good morning sa inyo lahat. Panibagong araw na naman. So, kamusta kayong lahat? May mga minamahal kong taga-subaybay. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. So, yun mga kalahe. Andito naman, nagbabalik na naman ang inyong kalahe. Ngayong umaga na ito mga kalahe, may gagawin tayo. Maraming nang gumagawa nito mga kalahe. Siyempre, iba't iba rin yung diskarte natin na kung paano gawin, kung paano yung proseso. Ituturo ko sa inyo yung sarili kong diskarte mga kalahe para at least magkaroon din ng idea yung wala pang mga idea about sa kalan di uling mga kalahe. So yun mga kalahe, so simulan na natin. Let's go. So yun mga kalahe, ito na yung ating magiging formas ng kalan di uling. Kaya nakita yung iba kasi mga kalahe pinagamit dito is yung biskuit o kahit na anong pwedeng gamitin. Basta nasa inyo yun. Yung sa atin ito mga kalahe para mas makakatipid tayo dun sa mga bagay na gusto natin na gawin. Kaysa bumili tayo, napakamahal mga kalahe. Depende pa yun sa laki ng ulingan. So meron kasing maliit dyan na ulingan. Nasa 200 plus siguro. Tapos yung malaki nasa 300 plus, ganyan. Something. So para hindi na tayo bibili ng bagay na yun. So gumawa na lang tayo. So tuturo ko sa inyo yung paano gawin step by step. So panoorin nyo hanggang sa dulo. At kung bago ka lang sa channel ng mga kalahe, huwag mo kalimutin like, share, subscribe ang channel na to at i-hit mo ang notification bell para updated ka palagi sa buhay probinsya mga kalahe. Alright, so medyo may kataasan siya pero babawasan natin to. Yan din ito sa ilalim mga kalahe, kunin na lang natin kapag ka nag-flooring tayo. Medyo sa gabal to at ninipis, so kunin na lang natin to. So yun, budas na. Bago yung mga kalahe, bibiyakin natin to para next na gawa natin, pwede pa natin ito magamit yung pinagka-formas niya mga kalahe. Sayang naman kung sisirain natin. So lalagyan muna natin ito ng airways. Nakatingin natin mga kalahe. Susunod natin gagawin mga kalahe is fluploring natin muna yung ilalim at panoorin nyo hanggang sa dulo para magkaroon din kayo ng idea. Alright. Mas maganda din kasi mga kalahe na meron tayong sariling diskarte. Imbis na bumili tayo, mas makakatipid tayo kasi tayo lang yung gagawa. So ito mga kalahe, bibiakin muna natin mga kalahe para pwede nating tanggalin to at magamit pa sa next na kung gagawa pa tayo. So yun mga kalahe, biniak na natin pa, tapos satalian na natin ito ng alambre. Ang gagawin natin kwan, sapin, wala tayong plywood eh. Pwede na yan. Biniak natin ng alambre mga kalahe, tapos hindi lang siya bibigay. Yung ilalagay natin buhangin mga kalahe, bato-bato, para matibay na. Yung semento. Haluin lang natin to. Hindi marami ito makalaya pero yung matitira gamitin natin mamaya. Maganda siya, matapang. Nangahabol ang itak yan, mga kalahe. So, lagyan na natin dito.
Yan ang mga kalahi. So yan ang mga kalahi. Hayaan lang natin siya na tumigas. Papantayin lang natin siya para pasayaan na natin tumigas. Yan mga kalahi, nilagyan na natin ng formas para sa second layer natin mga kalahi. Yan yung gilid. Yung mga nilagay tayong bakal, pako, para tumibay yung pinagdugtungan niya. Saka yun dito sa side na to, yan, kung ano yung lapad ng open natin ng bukasan mga kalahi, ganun din yung lapad nilalagay natin dito, pinakabaral niya. Yan. So yan na yung style. So bubuhusan na natin yung mga kalahi, maghalo lang tayo ng semento para sa second layer natin. Bubuhusan na natin. Semento. Kailangan i-level lang natin mga kalahi dito. Dito i-level natin yung pinaka second layer natin ng semento. Kailangan puro bato-bato para matibay. Yan yung mga kalahi, oh. Yung ating ginawa. At tatanggalin na natin yung formas. Ano yung pinormas natin mga kalahi. Tatanggalin na natin to. Depende yun sa inyo mga kalahi kung gusto nyo kinabukasan nyo pa tanggalin, pero sa akin kasi hindi ko na pinabukas. Inano ko lang ng mga ilang oras, siguro mga tag 2 hours o 3 hours din basa to. Yun. So yun mga kalahi, oh. Pino na yung ilalim, tapos makinis na yung DIY lang na ako. Yung kinuha ko dito kanina, yun yung ginamit ko. Lalagyan natin tong bakal mga kalahi. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. You know? So ito na yung mga kalahi. So ilalagay na lang natin yung formas niya. Then patapos na to. Okay, halok-halok. Secure niyan, ilalagay natin ito mga kalahi. Pusok lang natin. Yun. So yun mga kalahi, yun yung gagamitin natin para dito natin ilalagay sa taas nya. Nilagay na natin ng pako para
hindi siya matanggal. Just in case na lalagay na natin. Hindi siya, may iba kasi mga kalahe na kapag nakalagay na yung kuha niya dito, yung panakabasyada niya, eh natatanggal. So lagi nilagyan ko ng pako para hindi siya matanggal. So let's go, haluin na muna natin to. So yun mga kalahe, so lagyan na natin ng tulong gilid, lagyan na muna natin ng basahin na natin ng tubig para dumikit talaga yung halo natin. Itong ginamit natin mga kalahe na buhangin is pino mga kalahe, na inayag siya para hindi tayo mahirapan magpakinis o magpahamis nung ilalagay nating basyado niya sa taas. Umigas siya mga kalahe. Tapos bago natin designan, tuyuin na natin siya ng konti bago natin designan. So yun, after ng ilang minuto, medyo matigas na siya na pwede na siyang ayusin. So madali lang siya kapag matigas na. Hindi katulad kanina na malambot pa. Yun. Yung mga kalahe, oh, tapos na. No. Kunting finish na lang 'yan. All right. Okay. Ayos. Yan, oh. So, yan ang mga kalahe, yung ating finished product mga kalahe. All right. Yan. Mga kalahe, at hanggang dito na lang ang video na mga kalahe. Maraming salamat ulit sa lahat-lahat, sa mga sumusuporta, sa mga subscriber natin, sa mga viewers natin. Maraming salamat sa inyo lahat. At kung napadaan ka lang sa channel na ito mga kalahe, huwag mo kalimutan i-like, i-share, subscribe ang channel na ito, at i-hit mo na notification bell para updated ka dito sa Buhay Probinsya mga kalahe. Yun, bye-bye. Ingat kayo palagi.